And then 2 cups of noodles rice. And 500 ml. So isusunod naman natin yung 1 cup of brown sugar. Haluin lang natin siya. So guys, dito mag-add tayo ng tubig. Tansya-tansya lang ilagyan natin tubig para hindi maging sobra yung nilalagyan natin tubig sa ating gudaris. So dito guys, transfer ko siya sa mas malaki para madali ko siya mahalo. Ayan, parang clean na siya, diba? So guys, dyan meron niyang kamoting halo. So napakulo muna ako ng kamot and then minash ko siya gamit yung tinidor. Hindi ko na napakita dito sa video kasi nagulit siya ng kasama ko sa bahay. So ayan. Ayan, okay na siya. So, dito naman guys, sa part na to, dito tayo magkakat na yung feeding cheese, 165 grams ang gamit ko. Depende sa laki kung anong gusto yung laki. Kikakat lang natin siya, pahaba din. Ikakat din natin siya ng Pasko. Ngayon, tapos ko na tayo ng konti. Tansya lang din. Then, ayan, press lang natin yung gitna. Ayan. Ayan, tapos top, balutin natin siya. Then, ibilog natin siya gamit yung tingin natin. Mapasa yung guys, binibilog ko lang siya ng mga. Yan, bilog na. So, ganun lang guys po. Ulit-ulit lang natin gagawin yan. Nasa, maubos natin yung ginawa natin kanina. So, kung bago pa sa channel ko, please don't forget to subscribe to YouTube channel and click the notification bell para laging update sa mga bagong video na i-upload. Yan guys, kung meron kayong gustong itanong about this video, just comment lang po sa comment section. At kung meron kayong mga bagong recipe na naiisip at pwede nyo ipagawa sa akin, comment nyo lang po. So ayan, ibilog pa rin natin dyan. Ibilog. Ayan, nakabilog na naman tayo. So ulit-ulit lang lang guys, yan. Ibilog lang tayo ng bilog hanggang sa maubos pong ginawa natin. For complete ingredients po guys, lalagay ko na lang sa description box. So kung bago pa lang sa channel, please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang update sa mga bagong video niya. So dito guys, dito ko na siya i-roll sa beans na ilagay ko sa plato. Ganyan lang kadali. Depende sa inyo kung anong gamit ko. Tubig or cornstarch or ano. Pero mas maganda tubig eh. Para mas makapit. So ito na guys yung mga nagawa natin. So magpapadya tayo para magpainit ng kawali. So ayan guys, sa pagpapadya ako ng kawali, lagyan na natin mantika. So ito guys, nakapagpito na ako. Ito bago na bago ito mga nagliligo. So pwede nyo ito ibenta dyan sa inyo. Depende sa inyo kung magkano yung ibenta.